Magalak tayo lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kabatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagbilang sa tinubos niya. Sayang nagdiriwang, magalak tayo lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na nais sa kabatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala at pag-ibig ng muling nabuhay na Panginoon naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus sa Sareno. At ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang mabathalang awa ng Panginoon. Buksan natin ang ating puso upang ang kanyang kapayapaan ang manahan sa atin. Upang tayo'y patuloy na maganda sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami sa pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang igawad sa amin ang awa ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Makapangyarihan sa lahat.
Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay, ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Palataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala doon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri.
ipasok mong iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y natitipon dito dahil sa awa ng Diyos, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong Linggo din pong ito ay ipinagdiriwang natin ang mabathalang awa ng Diyos, Divine Mercy Sunday, sapagkat ang bunga ng muling pagkabuhay ay ang awa ng Diyos. Dahil muling nabuhay si Jesus, tayo'y maliligtas. Tayo'y maaring pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Awa ng Diyos. At yun ang dahilan kaya tayo narito ngayon. Kaya tayo buhay pa. Kaya ka nagising mamaya. Kaya ka nakakatayo pa ngayon. O nakakatulog pa ngayon. Kaya ka nakakapagpatuloy pa sa buhay. Dahil lamang sa awa ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, kaawaan ka ng Diyos. Awa ng Diyos. Alam niyo po tayo mga Pilipino, sana po sa mga nakakatanda, pagpatuloy natin yung napakagandang kaugalian at kasabihan. Kapag tinatanong ko po ang mga tao, lalo na ng mga nakakatanda, kamusta na po kayo? Ang sasagot sa akin, mabuti naman po, awa ng Diyos. Pag tinanong nyo, kamusta naman ang negosyo nyo? Ito po, Father, nakakaraos pa sa awa ng Diyos. Sana patuloy nating ituro yon sapagkat napakagandang paalala na ang dahilan ng mga mabubuting bagay ay ang awa ng Diyos. Sana hindi dumating yung araw pag natanong ako sa mga bata, kamusta ang pag-aaral nyo? Ito, Father, pasado naman. Kasi magaling ako. Sana hindi dumating yung araw pag nagtanong tayo, kamusta naman ang negosyo mo? Ah, ito, Father, asenso naman. Maabilidad kasi ako eh. Nakakalimutan na ang awa ng Diyos. Samantalang, sa totoo lang, ang lahat ay nangyayari dahil sa awa ng Diyos. Kaya po ako naging pare, hindi dahil may galing ako o malakas ako, kundi dahil lamang sa awa ng Diyos. Sapagkat pagsamasamahin man lahat ng mabubuti nating gawa, pagsamasamahin lahat man ng paglilingkod natin, kahit
24 na oras kang magprosesyon, pumasan. Ang pagpasok natin sa langit dahil lang sa awa ng Diyos. Sa totoo lang, sa bandang huli, lahat tayo pasang-awa lamang. Dahil kung makapapasaman tayo, ito'y dahil sa awa ng Diyos. Kahit na ikaw ang number one, summa cum laude, kahit na ikaw pinakamakapangyarihan, pinakamataas, pinakamayaman, sa bandang huli, lahat tayo pasang-awa. Awa ng Diyos. Ngayong linggo ng mabathalang awa ng Diyos, may dalawang tanong po ako na nais nating pagbulay-bulayin at pagnilayan. Bakit hindi naniwala si Tomas na nagpakita si Jesus? At ang ikalawang tanong, saan nagpunta si Tomas nung dumating si Jesus? Bakit hindi naniwala si Tomas? Sabi sa Ebanghelyo, linggo daw. Parang ngayon, yung linggo, ikalawang linggo, ito yung pagkatapos ng muling pagkabuhay, nagkakasama daw ang mga alagad, puwera lang si Tomas. Absent. Ayan, ang patron ng mga absent, si Tomas. Kaya pag meron kayong kasama, laging absent, sabi mo sa kanya, kilala ko na kung sino ang patron mo, si Tomas. Lagi kang wala. Hindi ka sumisipot. O, natawa ang choir. May lagi bang absent sa inyo? No? Mamaya, pag-uwi sa bahay, yung hindi sumama ngayon nagsimba, pag-uwi mo, tabi mo, oy Tomas. No? Binyagan nyo na siya, siya si Tomas o Tomasa. Kasi wala ro si Tomas nung linggo na nagtipo ng simbahan, nung nagmimisa sila at nagkakasama. Doon dumating si Jesus. Ayan, delikado, pag di ka sumipot, baka doon dumating ang Panginoon, wala ka, sayang. Pero, nagpakita sa ibang alagad. Nung pagbalik ni Tomas, sabi ng mga alagad, sayang, wala ka. Nagpakita si Jesus, nandito na siya, buhay na siya. Pero hindi naniwala si Tomas. Hindi dahil kulang ang paniniwala niya kay Jesus. Kung mapapansin niyo po nitong mga nakalipas na araw, kung naghisimba po kayo araw-araw, parang ganun lagi yung kwento. Di ba po, nagpakita kay Maria Magdalena? Tapos, nung kinuwento ni Maria Magdalena, anong sabi? Hindi naniwala yung mga apostol. Nagpakita doon sa dalawang alagad, papuntang Emmaus, pagbalik nila ng Jerusalem, sabi nila, nakita namin ang Panginoon. Hindi pa rin naniwala ang mga apostol. Ito naman ngayon, yung mga apostol na mismo ang pinagpakitaan. Anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala. Bakit? Hindi dahil hindi ka panipaniwala si Jesus. Kung hindi dahil daw po, hindi ka panipaniwala yung mga kasamahan niya. Bakit? Bakit parang hindi ka panipaniwala yung mga alagad? Sabi sa Ebanghelyo, nung linggo, nagpakita si Jesus, ano raw ang sabi? Nakapinid ang pintuan. Takot na takot sila. Nung sumunod na linggo, nung dumating si Jesus, paano raw dumating si Jesus? Dumaan siya sa nakapinid pa rin na pintuan. Sa makatwid, kahit na nagpakita si Jesus, walang pagbabago sa mga alagad. Siguro sabi ni Tomas, talaga bang buhay si Jesus? Hindi ako naniniwala. Eh bakit takot pa rin kayo? Bakit nagtatago pa rin tayo? Talaga bang sinabi niyong buhay ang Diyos? Bakit parang walang nagbago sa atin? Mga kapatid, marami ho ang di naniniwala kay Jesus dahil hindi dahil ka paniniwala si Jesus, kundi dahil hindi ka paniniwala ang mga nagsasabing sumusunod sila kay Jesus.
Naalala ko po si Mahatma Gandhi. Siya po yung bayani sa India. Siya yung nakipaglaban sa independence, sa kalayaan ng India. Isa po siyang Hindu. Hindi po siya Kristiyano, pero nag-aral siya sa Inglaterra. Matalino siyang tao. Siya yung nanguna sa mapayapang revolusyon sa India. Anong sabi ni Mahatma Gandhi? Pinag-aralan niya yung turo ni Kristo. Sabi niya, alam niyo, believe na believe ako dyan sa Kristo ninyo, pero hindi ako believe sa mga Kristiyano. Ang ganda-ganda ng turo ni Jesus, pero ang pangit-pangit ng buhay ng mga Kristiyano. Kaya hindi siya nagpa-convert. Kasi sabi niya, bibilib na sana ako kung yung mga nagsasabing Diyos nila si Jesus ay katulad ni Jesus. Kasi nga, doon siya lumaki sa India. At sino yung umapi sa kanila? Sino yung mga nanakit, mga nandaya sa kanila? Yung mga Kristiyano. Mga kapatid, totoo bang buhay si Jesus? Totoo ba tayong mga alagad, deboto ni Jesus sa Sareno? Nakikita ba siya sa atin o walang pagbabago sa atin? Siguro nga katulad ni Tomas, marami ang di naniniwala kasi hindi tayo kapani-paniwala. Siguro nga ngayon, kahit punong-puno tayo, marami pa rin ang di na nagsisimba. Ang ikakatwiran, magsimba? Eh yung nagsisimba sa amin, nagpupunta pa nga lagi sa Quiapo. Yun ang numero unong chismoso sa amin eh. Pupunta sa simbahan, maglilingkod sa simbahan. Eh yung naglilingkod nga sa simbahan sa amin, yun ang may pa-5-6 eh. Yun yung may number 2 eh. Ang daming kulasisi, babaero, nagsisilbi rin sa simbahan. Yun yung mura ng mura, yun ang basag ulero sa amin. Paano natin mapapaniwala sila na buhay at nakita natin si Jesus kung hindi nila makita si Jesus sa atin? Sabi ko nga nitong nakalipas na araw, tapos na ang mga mahal na araw. Kamusta na ho ba tayo? Baka naman balik na sa dating gawi. Nung mahal na araw, ang tahi-tahimik natin. Hindi makabasag pinggan, mukhang mga anghel. Ngayon tapos na ang mahal na araw, reunion na uli ang mga marites, chismisa na naman, siraan na naman, awaya na naman. Anong nangyari? Ba't parang walang nagbabago? Sigaw tayo ng sigaw, Biba! Jesus sa Sareno! Namamasan tayo, namimingga tayo, hila tayo ng lubid. Tapos na ang prosesyon. Balik na naman sa dating gawi. Hindi na naman nagsisimba. Hindi naman tapat sa asawa na uli. Nangilin lang nung mahal na araw. Hinto lang muna, saka na tayo, wag muna tayo. Ngayon, balik na uli sa pagnanakaw. Balik na uli sa pagmumura. Papaano natin maipapahayag? Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, sa mga alagad, isinusugo ko kayo, sumain nyo ang kapayapaan. Kayo ngayon ang daluyan ng awa ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo rito, gustong-gustong patawarin ng Diyos. Pero ilan kaya sa atin dito ang ayaw naman magpatawad? Ba't ganun? Gusto mo patawarin ka ng Diyos, pero ikaw ayaw mo magpatawad? Gustong-gusto natin bigyan tayo ng Diyos, pero tayo naman ayaw magbigay. Gustong-gusto natin yung katotohanan, pero tayo ayaw magsabi ng katotohanan. Baka sabihin ni Jesus sa Sareno, ang daya-daya nyo naman, lugi ako. Gusto nyo awa, pero kayo ayaw nyo ng awa sa iba. Gusto nyo bigyan ko kayo, pero kayo naman ayaw magbigay. Dasal kayo ng dasal ng kapayapaan,
pero ayaw mo namang maging daan ng kapayapaan sa mga kapwa mo. Ipagdasal natin, mga kapatid, na talagang buhay si Jesus sa atin. Ang debosyon natin ay nakikita sa ating misyon sa buhay. Kaya nga tayo nagkakatipon tuwing Linggo, nagsisimba, nagdarasal. Kaya nga sabi ko, ang Linggo, araw ng Diyos, araw ng muling pagkabuhay. Napansin po ninyo, tuwing Linggo, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya balik ako sa tanong ko kanina, saan ba nagpunta si Tomas? Nung wala siya, nung nagpakita si Jesus sa mga alagad, nagpunta ba siya sa mall? Nasa beach ba si Tomas? Nag-staycation ba si Tomas? Namasyal ba si Tomas? Saan nagpunta si Tomas nung nagpakita si Jesus? Alam niyo po, simple lang ang sagot sa tanong na yan. Saan kayo nagpupunta pag ayaw niyo magsimba tuwing Linggo? Saan kayo naroon pag ayaw niyong sumipot pag tayo'y nagsisimba at nagmimisa? Anong dahilan ninyo kapag tumatanggi kayong magsimba tuwing araw ng Panginoon, tuwing Linggo? Huwag natin laging balingan si Tomas. Baka mapagtanto natin, wala rin tayong pinagkaiba sa kanya. Araw ng Linggo, katulad ng ginagawa natin ngayon, at tuwing tayo nagsisimba, siguro nga, hindi natin nakikita sa ating mga mata si Jesus. Pero buti na lang, sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Mapalad daw tayo kasi kahit hindi natin nakikita si Jesus, pumupunta tayo ngayon tuwing Linggo, nagsisimba tayo, naririnig natin ang kanyang salita, natatanggap natin ang kanyang pagpapatawad, natatanggap natin ang kanyang katawan at dugo, sapagkat tuwing tayo nagkakatipon, lalo na tuwing Linggo, lalo na tuwing Misa, kasama natin ang Panginoon. Kaya huwag kayong bibitiw. Sana sa isang Linggo, isama nyo na yung mga Tomas, yung mga hindi nakasama nyo ngayon. Sabihin mo sa kanya, nakita ko ang Panginoon, sumama ka na. Pero makikita lang din nila ang Panginoon kung makikita din nila si Jesus sa atin. Mga kapatid, madaling sabihing buhay si Jesus. Madaling sabihing Viva Jesus Nazareno. Pero ang tanong, buhay ba talaga si Jesus sa atin? Nakikita ba talaga si Jesus sa buhay natin? Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at muli kayong nabuhay. Salamat po at ipinakita niyo sa amin ang dakilang awa ng Ama. Patawad po sa mga pagkakataong nang hina ang aming pananampalataya. Patawad po kung minsan kami ang nagiging dahilan para hindi maniwala ang aming kapwa. Panginoon, sa pagtanggap namin sa iyong awa, maging maawain din sana kami. Sa pagtanggap namin sa iyong pagpapala, maging bukas pala din kami sa aming kapwa. Isugo niyo po kami upang kami rin ay maging daluyan ng iyong buhay at awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami
basbasan niyo po kami. Aleluya. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulugluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tungayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y naging mga anak ng Diyos dahil sa awa ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay umawit at tumawag sa ating Ama sa langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, muling nabuhay, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, tinatawag namin kami Kristiyano, naniniwala sa inyo, pero walang pagbabago sa buhay namin. Taliwas ang aming buhay sa iyong mga turo. Patawad po kung kami ang nagiging hadlang, iskandalo para sa iba na hindi maniwala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami at pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, ang bukal ng awa at kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagpapagawa, pag-ayos ng ating simbahan. Sana po marami pang mga deboto ang tumulong. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kapag may nasunugan po, agad-agad tayong tumutulong sa Quiapo at iba pang mga pangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kaya lagi po tayong sisipot, lalo na tuwing Linggo, lalo na tuwing Misa, sapagkat kapag nagkakatipon ng simbahan, kasakasama natin si Jesus Nazareno. Ipahayag natin na muli siyang nabuhay, ipakita natin si Jesus sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.